Alright guys, ngayon gabi, ayan, mapapansin nyo, gabi, literal na 9:41 na ng gabi. Oo, alam ko na may curfew, pero inabutan na kasi ako sa labas, pauwi na tayo. At siyempre, isasabay na rin natin, ano, pauwi na rin naman na tayo, isasabay na natin ang pag-iikot dito sa Maynila. Especially, dito sa may Avenida. Alright, kung maaalala nyo yung video natin dyan, The Legend of, The Glory of Avenida Recto. Yeah, pupuntahan natin ngayon si Avenida. Titignan natin kung paano nga ba sumusunod yung mga kababayan natin doon, especially yung mga, alam nyo na, yung mga taong may trabahong panggabi doon. Titignan natin kung nasunod ba sila sa curfew or kung meron bang talab sa kanila yung curfew sa ganitong klaseng restriction natin, which is MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. So bago natin umpisahan itong video na ito, mga ka-J channel ko, please hit like, comment, and subscribe. At umpisa na natin itong video na to, guys, in 3, 2, 1. Okay guys, so ito ang itsura ng Maynila sa oras na 9:41 going to 10 PM. I don't know kung ano itong mga nakamotor na to, pero parang police sila. They don't have helmets, pero magkakasama sila. Ang dami nila. Ah, parang rumoronda sila. I think rumoronda nga sila. Look at the road, guys. Oh, ang ganda, 'di ba? This is Manila, napakalinis. Oh. Malinis, tahimik. Almost 1.5 years nang ganito ang Maynila. Magmula nung hindi pa nagkakaroon ng quarantine or hindi pa nagkakaroon ng pandemic. Magmula nung umupo si Mayor, actually guys, nagpatupad siya ng 10 PM curfew para sa mga bata naman 'yon. Although na lessen, oo, kumonti ang tao, talaga naman meron significant difference between sa previous generation or sa previous administration ng Maynila. Sa ngayon, pagkatapos umupo ni Mayor Isko Moreno, then na-maintain siya magmula nung na-apply itong quarantine na to sa atin. Tingnan nyo naman kung gaano katahimik itong daanan na to. Diba, lahat may ilaw yan, guys. Ang tahimik, oh. Siguro itong mga nakikita natin or nakakasabay natin dito sa may kalsada, mga dito na rin to siguro inabutan sa labas, pauwi na rin. And yes, kung may magtatanong, anong mangyayari? Kunyari, na-checkpoint kaming, na-curfew kami or na-checkpoint kami dito sa may daanan, you just need to show your license, no? Para makita rin ng police kung taga saan ka nga ba, di ba? Kung bakit nandito ka pa sa kalsada. Isa lang naman ang ano dyan, mga ka-J channel ko, ang sagot dyan. Boss, pauwi na po ako. And then kapag nagtugma naman yung way mo sa address na nakalagay sa license mo, syempre pauuwiin ka ng police, unless kung merong kahina-hinala talaga sa iyo, 'di ba? Pero bakit ka nga naman kasi lalabas ng ganitong oras na wala ka namang gagawin, 'di ba? Linis, oh. Karyedo na 'to, guys. Papunta na ng Avenida. Uy. Munti ka na si Kuya. Let's see kung meron tayong makikita rito. Noon, ganitong oras dito, napakadaming jeep dito na bumabiyahe. Kasi ganitong oras, pauwi pa lang, pasarado pa lang yung mga mall, yung mga opisina na panggabi. Ayan. Ngayon, tingnan nyo naman, guys. Dadalawa, tatatlo yung jeep na pumapasada rito. Oh my God, ito na. Avenida na. Ito na, guys. Avenida na tayo. Magkakaalaman na naman dito. Pero dito, sa part natin, ito, sa kinatatayuan natin ngayon, ang Avenida napakalinis. Ayan. Medyo isuzoom ko na lang, ha. Malinis. Kala mo ano to? Runway ng airport. Pakpak na lang ang kulang sa motor mo, lilipad ka na dito. Ganyan kaganda ang kalsada ng Maynila ngayon. Wow. Wow. Guys, ang linis ng Avenida.
may naiispatan tayong mangilan-ngilan na nakatayo sa gilid. Pero hindi ganito yung avenida na nadadatnan natin nung mga nakaraang nagbablog tayo rito. Take note lang guys ha, nung mga nakaraang nagbablog tayo rito, quarantine na yun ha, quarantine. Kaso nga lang GCQ yun, ngayon MECQ. Ikot tayo rito. Okay, ayan, may mga polis. Ikot tayo rito. Ayan, ang labas nito is avenida pa rin. Teka lang, magbukas lang tayo ng helmet. Alright. Take a look at this, guys. Grabe, ang linis ng avenida. Nung mga nakaraang nag-iikot tayo dito, maraming nag-chichismis na maraming nagkakwentuhan dito sa may gilid. Literal, dito sa bangketa, ha? Ngayon, look at that. Nakakatawa lang dahil siguro, no, i-assume na natin na wala sila dito ngayon dahil na rin sa quarantine or dahil na rin sa curfew. Pero mas maganda siguro, no, kung nawawala sila dito dahil nakakahanap na sila ng mas maganda at mas maayos na pagkakakitaan sa buhay. Nakatuwa lang, wala sila, oh. Ang linis. Oh, usually, itong kahabaan na to, ganitong oras, ang dami nakatayo dyan. Ito meron, isang mangilan nga. I don't know, ah, kung nag-aalok ba sila. Pero sila yung mga naglalakad dito as of now. As of this time. I don't know kung tama pa yun, no. Pero yeah. Oh, ayun ang avenida ngayon. Napakalinis. This is the real-time update dito sa may avenida na kung saan malayo doon sa avenidang nadadatnan natin last time. Good job. Wala akong nakita nga gaanong police visibility doon sa may avenida. So, ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho doon dati, yung mga nag-aalok doon dati na nakausap natin before, no, maaring sumusunod sila sa curfew. Or let's say, i-assume na natin para na rin sa betterment ng ating mga kababayan dito na nakakita na sila ng mas maayos, no? Na mas decenteng trabaho or pagkakakitaan sa buhay nila. Which is, ayun naman talaga yung wini-wish natin para sa mga kanila. Para sa kanila, di ba? Kaya nga tayo nagbibigay ng words of wisdom, kung wisdom man yun, di ba? O word na lang eh, kahit salita na lang, di ba? Kaya nga tayo nagbibigay ng konting tulong sa kanila or salita na baka sakali itong salita na to magamit mo someday, itong salita na to maalala mo to someday kapag nasa maayos na kalagayan ka na, na someday maalala mo meron sa akin dumaan dito na lalaki, binigyan ako ng pera hindi para galawin, alright, binigyan niya ako ng pera para tulungan ako, para makakwentuhan ako ng konting oras, para mabuksan yung mata ko na hindi habang buhay dapat nandito ako sa kalsada. Okay? Hindi habang buhay, ito yung pagkakakitaan ko. Hindi habang buhay, mas pipiliin kong matulog kasama ang iba't ibang lalaki. Diba? Nakakatuwa, guys. I hope doon sa mga nakausap natin sa mga nakaraang vlog natin, si Miss 150, ayan, legit yan, guys. Wala na. Sa may Quezon Avenue. Bakit ko nasabi? Paano ko na sure? Nakakausap ko siya. Last time na nakausap ko siya, meron na siyang mini tap si Logan na binuksan niya ulit. Bakit ulit? Kasi before the pandemic daw, ayun na ang business nila. Pero yun nga, na nagka-pandemic, medyo nagkalugi-lugi, napilitan silang isara. But with our help, no, hindi lang ako ang tumulong dito, no, kayo na nanonood sa akin, no. Hindi ko aangkinin or hindi ko bubuhatin yung sarili kong bangko na ako lang mismo ang tumulong sa kanya. Pero ako galing sa bulsa na tumulong sa kanya. Hindi, guys. Kung isa ka sa nanonood sa akin, kung isa ka sa nag-like dyan, sa video ko na yan, or dito sa video na to, kayo din ang tumutulong sa akin para makapag-abot ng tulong sa mga kababayan natin dito. Okay guys, maigi lang tong video na to, gusto ko lang din kayo isabay or isama dito sa vlog natin sa may avenida. So that is it for this vlog. Again, this is your John Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.